Hi friend, uso ngayon ang gulatan. Gulatin mo sila, magpakabanal ka. Alam niyo ang panawagan sa mga Kristiyano ay kabanalan. Ang sabi ng 1 Pedro 1.15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sa mga huling araw din, sangayon sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata ay 11, ay ganito ang sabi, ang liko ay magpapakaliko at ang marumi ay magpapakarumi pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Gulatin mo sila, magpakabanal ka. Paano ba magpapakabanal? Sinabi din yan nang manawagan ang San Pedro sa kanyang aklat na tayo ay magpakabanal sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Sa 1 Pedro 1, bago yung 15, ay sinabi niya kung paano magpapakabanal. Una, nasa 1 Peter chapter 1, verse 2. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawis ika ng dugo ni Hesukristo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Bago niya sabihin dun sa verse 15 na magpakabanal kayo sapagkat ang tumawag sa inyo'y banal, sinabi na niya kung paano yung pagpapakabanal. Ito nga sabi niya sa verse 2, sa pagpapabanal ng Espiritu Santo. Alam niyo po, sa ating sarili, wala naman talaga tayong sariling kabanalan. Ang mga bagay na banal ay palaging nakapatungkol sa Diyos, mga bagay ng Diyos, like banal na araw ng Sabat, kasi yung araw ng Sabat ay sa Diyos yun. Banal na ikapo, kasi yung ikapo, yung ikasampung bahagi, sa Diyos na yun. At yung kabanalan din ng buhay ay nakukuha natin at nangyayari sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So ang pagpapasako po sa banal na Espiritu ay paraan ng kabanalan. Number 2, sabi ni Pedro, kung paano nagpapabanal ay nasa verse 5. Na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayoy, sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesukristo. Ang paraan po pala ng pagpapakabanal ay manampalataya sa gitna ng pagsubok. Yung pa namang pagsubok na binabanggit dito sa 1 Pedro, Kapitulo 1, ang talata ay 5 patuloy hanggang 7 ay pagsubok na paulit-ulit. At yung pagsubok na ito ay kagaya daw ng pagdalisay ng apoy sa ginto. Ang pagsubok na ito, ang layunin niya ay tanggalin sa atin ang mga bagay na hindi siya kasang-ayon ng kabanalan at maiwan ang kabanalan sa ating mga buhay at sa mga pagkatao na ikinukumpara ng Apostol Pedro sa ginto. Kahit na paulit-ulit ang mga pagsubok, ang mga kahirapan, dahilan sa pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nananampalataya pa rin. Ang sabi ng banal na kasulatan, yan ang buhay ng pagpapakabanal. Sa katapusan ay mababasa natin sa verse 22 kung paano ang buhay ng pagpapakabanal. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangag-ibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Ang buhay pala ng kabanalan, mga minamahal, ay buhay ng pag-ibig sa isa't isa. Yun bagang kahit na unlovable siya, kahit na very stubborn siya na tao, kahit na siya ay taong nagkukos ng maraming headache, sakit ng ulo at problema sa iyo, pero ang buhay pala ng isang taong banal, umiibig sa kanyang kapwa-tao. Kapag ka
tayo ay nagpasya na sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu na patuloy na ibigin, patuloy na mahalin, at patuloy na maging mabuti sa mga taong gumagawa ng masama sa atin. Ang tawag ng Biblia dyan, banal. Banal, sapagkat banal na mga tao lamang ang makagagawa ng mga bagay na iyan. Kahit na sa mundong ito, pwedeng gulatin natin sila. Pagpakabanal ka na. Because even now, we can live God's Word in this world.